Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-YouTube. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut sa Papa Dudut Stories. Ngayong araw sa ating episode, kapag nagmahal tayo ng sobra, nakakasakal. Kapag naman naging kulang ay nagiging dahilan yon para iwanan tayo. Minsan talaga ang hirap ilugar ng ating sarili pagdating sa pag-ibig. Dahil sa totoo lang, ang hirap magbigay ng pagmamahal na tama lang. Yung walang labis, walang kulang, kasi aminin natin na mas masarap magmahal ng sobra-sobra. Kahit ang kapalit noon kapag nasaktan tayo ay sobrang pighati rin. Dear Papa Dudut, isang magandang araw sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga pala si Nina, 34 years old at isang masugid ninyong tagapakinig dito sa Laguna. Sumulat ako dahil gusto ko sanang i-share ang kwento ng buhay, pag-ibig ko, na naniniwala akong pwede ring makapag-iwan ng aral sa mga nakikinig ngayon. Papa Dudut, 31 years old ako nang magsimula akong mag-alala na baka tumanda na akong dalaga. Siyempre kasi huling taong ko na yon sa kalendaryo at wala pa rin akong seryosong boyfriend. Alam ko naman na hindi ako kagandahan pero matalino ako at may maayos na trabaho. Asawa na lang talaga ang kulang sa akin. Hanggang sa makilala ko si Jack, ang pinsan ng isa sa mga kaopisina ko na si Abet. Lunch break namin sa trabaho at kasama kong kumain sa isang fast food ang isa ko pang kaopisina na si Yana. Nang lumapit sina Abet at Jack sa amin para makipag-share ng table. At sa unang beses na nakita ko pa lamang siya, Papa Dudut, ay hindi ko na napigilan ang sarili ko na magpa-cute sa kanya. Ang gwapo kasi talaga niya, matangkad siya, moreno, medyo singkitin ang mga mata. At pang toothpaste commercial ang kanyang mga ngiti. At habang kumakain kami ay panayang tanong ko ng mga bagay-bagay ng tungkol sa kanya. Kaya nalaman ko na 26 years old pa lang siya noon. Agad dito lang din sa Laguna at kasalukuyan na naghahanap ng trabaho. Kakaresign niya lang daw kasi sa factory na malapit lang din sa opisina namin. Papa Dudut, marami pa sana akong gustong itanong sa kanya noon. Pero sinaway na ako ni Yana. At nang maunangang umalis si Abet at Jack sa table namin, sinabihan na ako ni Yana na huwag nang umasa kay Jack dahil bukod sa masyado raw siyang gwapo para sa akin, ay mas bata pa kesa sa akin. Yun daw kasi ang itsura ng lalaki na parang hindi magseseryoso sa mga babae. Papa Dudut, hindi yun ang huling beses na nagkita kami ni Jack. Dahil nagulat na lamang ako nang kinagabihan ay inad niya ako sa Facebook. At doon nga kami nagsimulang muling mag-usap. Hanggang sa puntahan niya ako sa fast food na malapit sa may building ng opisina namin para samahang mag-lunch. Madalas niyang ginagawa yon at hindi nga nagtagal ay niligawan niya ako at syempre hindi ko na yon pinatagal pa. Pagkalipas lang ng 2 linggo ay sinagot ko na nga si Jack. Masaya naman ang naging unang linggo ng relasyon namin, Papa Dudut. Madalas kaming nagkikita pero hindi kami madalas na kumakain sa labas. Paminsan-minsan lang dahil palaging short sa pera si Jack. Kaya kapag kumakain kami ay palaging sagot ko ang mga panggastos. Ayos lang naman sa akin ang ganong setup. Kahit pa nga, nang mag-celebrate kami ng aming first monthsary ay ako lang talaga ang may binigay na regalo sa kanya. Humingi ng sorry noon si Jack kasi wala man lang daw siyang regalo sa akin tapos sagot ko pa ang kinakain namin noon. Pero para sa akin, Papa Dudut, ay hindi na big deal ang bagay na yon. Ano ka ba, babe? Huwag ka nang mag-sorry dyan. Hindi naman kasi mahalaga sa isang relasyon ang mga material na bagay. Mas mahalaga yung nararamdaman ng 2 tao para sa isa't isa. Ginagawa ko to hindi lang dahil sa gusto ko kung hindi dahil mahal kita. Nakangiting sabi ko pa kay Jack.
At mahal din kita, babe. Mahal na mahal. Sobrang swerte ko talaga na nakilala kita at naging tayo. Makahanap lang talaga ako ng maayos na trabaho eh, babawi ako sa iyo. Sagot pa niya. Hindi mo kailangan bumawi. Okay na sa akin yung makita ka na mas nagiging maayos yung buhay mo kaysa may trabaho ka na. Alam ko naman kung gaano kahirap talaga ngayon ang makahanap at magkaroon ng regular na trabaho. Wika ko. Sinabi mo pa, paubos na nga yung pinadalang pera ng mama ko na pang-apply eh. Nahiya na rin ako manghingi sa kanya kasi kahit nagtatrabaho siya sa Singapore ngayon, alam ko na malaki rin ang ginagastos niya doon para sa dalawang anak niya sa bagong asawa niya. Malungkot na kwento niya. Gusto mo bang pahiramin muna kita ng pera? Tanong ko naman sa kanya. Huwag na, hindi na kailangan. Kasya pa naman tong pera ko eh. Kaagad natanggi niya na sinabayan pa ng pag-iling. Kasya hanggang kailan? Baka naman ma-short ka na sa susunod pang araw. Nag-aalala lang sabi ko. Pwede naman akong mangutang kay Abet. Tugon naman ni Jack. Kay Abet na naman? Eh ang sabi niya, ang haba na raw ng listahan ng utang mo sa kanya. At saka huwag ka nang mahiya sa akin, okay? Girlfriend mo ko, basta sabihin mo sa akin kung magkano yung allowance na kailangan mo para sa mga susunod pang mga araw. At ako nang bahala doon. Nakangiting sabi ko sa kanya. Papa Dudut, aminado ako na kapag nagde-date kaming dalawa ni Jack ay ako ang talagang palaging nagbabayad ng mga kinakain o pinupuntahan namin. Pero kahit kailan na hindi naging issue sa akin yon. Normal na kasi yon para sa magkasintahan. Kung sino ang mas nakakaangat, siya ang dapat na mas nagbibigay. At sa aming dalawa ni Jack, since ako ang may regular na trabaho, ako muna ang palaging taya. Hanggang first year college lang kasi ang natapos ni Jack sa pag-aaral niya. Kaya medyo nahihirapan siyang maghanap ng trabaho. Matagal na siyang ulila sa tatay at ang nanay naman niya ay may bago ng pamilya sa Singapore. Kaya wala na rin siyang ibang aasahan kundi ang sarili niya. At syempre ako na girlfriend niya. Sa dalawang buwan na relasyon naming dalawa ay never akong nakatanggap ng regalo mula sa kanya. At kagaya ng sabi ko, hindi yon mahalaga para sa akin. Sa mga dating nakarelasyon ko kasi, mas gusto ko talaga na ako yung mas nagbibigay. Doon na talaga ako nasanay, Papa Dudut. Hindi naman sa bakla akong magmahal kagaya ng sabi ng iba. Yun lang talaga ang gusto ko. Yung palaging ako ang mas nagbibigay at mas nagmamahal. Kaya kahit nagagalit si Yana sa ginagawa ko sa relasyon namin ni Jack, para sa akin ay normal na yon. Normal nang bigyan ng regalo ang boyfriend ko at normal nang pautangin ko siya ng pera. Sa awa ng Diyos ay nakahanap rin ang trabaho si Jack. Kaya lang, Papa Dudut, pagkatapos lang ng halos 3 buwan ay muling nag-resign sa trabaho si Jack dahil masyado raw siyang napag-inita ng supervisor nila. Palagi raw siyang tinatambaka ng trabaho o kaya ay sinisigawan sa harap ng ibang empleyado. Kaya bumalik kami sa dati na sa bawat date naming dalawa, ako muna ang sumasagot ng lahat habang naghahanap ulit siya ng bagong trabaho. Nasundan pa ang pagpapahiram ko ng pera kay Jack noon. At hindi ko ginagawang big deal yon. Kaya naman inis na inis talaga sa akin ang best friend at katrabaho kong si Yana. May isang beses pa nga noon na magkasama kami ni Jack dahil nanghiram ulit siya ng pera na pang requirement niya sa trabaho. Labi siyang nagpapasalamat nang maiabot ko sa kanya ang pera. Pero nang makita niyang papalapit na sa amin si Yana, kaagad siyang nagpaalam dahil may lakad pa raw siya na kailangang puntahan. O bakit parang nagmamadaling umalis ang boyfriend mo nung makita ako? Natatawa ang tanong ni Yana nang makalapit na sa akin kasabay ng pag-alis ni Jack sa tabi ko. Hindi naman takot sa iyo si Jack, may lakad lang daw siya kaya kailangan niyang umalis kaagad.
pagtatanggol ko sa boyfriend ko. May lakad o natakot sa akin kasi alam niya na ayoko sa kanya para sa iyo. Muling natatawang tanong niya. Baka sa mukha niya ang pagkainis niya kay Jack. Yana, baka naman pwedeng bigyan mo muna ng chance na mas makilala mo siya. Mabait naman si Jack eh, mabuti siyang tao. Hindi kagaya ng mga iniisip mo o ng ibang kaopisina natin. Pangungumbinse ko sa kanya. Nina, magkakalahating taon na ang relasyon ninyo. At magkakalahating taon na rin siyang binibigyan ng chance na mas makilala. Pero hindi naman siya nag-i-effort na baguhin ang first impression ko sa kanya. Na manggagamit siya at pineperahan ka lang niya. Sagot ni Yana. Hindi nga ganong tao si Jack. Medyo naiinis na rin, sabi ko. Sinasabi ko lang kung ano yung nakikita ko na hindi mo nakikita kasi parang nagbubulag-bulagan ka sa relasyon ninyo ni Jack. Nina, sa tingin mo ba seryoso talaga siya sa'yo? Medyo malayong agwat ng edad ninyo eh. O ginawa ka lang talaga niya parang utangan ang utangan kasi alam niya na gullible ka? May pangungutyang tanong ni Yana. Palagi talaga siyang ganong magsalita, Papa Dudut. Diretso at walang filter kaya masyadong mapanakit. Masyado nang masakit yung sinasabi mo ha? Akala ko ba kaibigan kita? Pero bakit parang ayaw mo kong maging masaya? Malungkot na sabi ko. Hindi lang naman siyang nagsasabi ng ganong bagay sa akin, Papa Dudut. Pero masakit talagang marinig kapag nanggaling na yon sa isang tao na malapit sa akin. Hindi naman sa ganon. Ayoko lang naman na masaktan kanya. Sinabi ko naman sa iyo dati pa kung ano yung tingin ko sa kanya, hindi ba? Yung mga ganong klase o itsura ng lalaki ang manggagamit ng isang babae na desperada ng magka-boyfriend. Dugtong pa niya. Pwede ba? Hindi ako desperada. Hindi ko na napigilan pa ang sarili ko na magtaas ng boses. Kaya ba sinagot mo siya kaagad kahit na hindi mo pa siya masyadong nakikilala? Nina, alam ko na nasasaktan kita sa mga sinasabi ko ngayon. And I'm sorry. Kaibigan kasi kita. Ayoko lang na mas masaktan ka kapag nalaman mo ang totoo. Na tama ako na ginagamit at niloloko ka lang talaga ng boyfriend mo. Mahinahon na ang boses ni Nina kaya naman kumalma na rin ako. At bago pa mauwi sa tampuhan ng lahat ay umorder na kami ng pagkain para sa lunch namin. Papa Dudut, hindi naman talaga pagpapakatanga ang ginagawa ko para kay Jack. Ang tawag po doon ay pagmamahal. Hindi rin ako nagpapauto o nagpapagamit sa kanya. Ginagawa ko lang, Papa Dudut, yung mga bagay na alam kong pwedeng makatulong sa kanya para mas umayos ang buhay niya. Gusto ko siyang tulungan na umangat kasi, Papa Dudut, sino pa ba naman ang tutulong kay Jack bukod sa sarili niya? Wala na siyang ibang pamilya dito sa Laguna, ang mama niya ay ayaw magpadala ng pera sa kanya. At si Abet naman ay ayaw na rin siyang magpautang. Kaya ako na lang ang taong pwede niyang kapitan para hindi siya mas lalong lumubog. Bukod sa pagpapahiram ko ng pera kay Jack ay tumutulong na rin ako sa kanya na makahanap siya ng trabaho. Sa internet ako naghahanap at nagtatanong-tanong din sa ibang kakilala ko na pwede niyang applyan, Papa Dudut. Naramdaman ko rin naman ang pagsusumikap ni Jack kahit papaano. Oo, ako ang palagi naglalabas ng pera sa aming dalawa pero bumabawi naman siya sa akin sa ibang bagay. Kagaya ng pagmamasahe sa akin kapag nasa bahay siya. Pinagluluto niya rin ako ng mga pagkain at madalas niya akong sinusundo at inihahatid sa bahay. Kapag nalilate ako ng out sa trabaho dahil sa overtime. Alam kong mga simpleng bagay lang yon sa paningin ng ibang tao. Pero para sa akin ay paraan yun ni Jack. Para makapagpasalamat sa ginagawa ko at para mas maiparamdam niya sa akin ang pagmamahal niya.
Papa Dudut, madalas ay hindi ko na maiwasang mainis sa mga sinasabi ni Yana tungkol kay Jack. Ginagawa niya kasing basihan kung ano lang ang nakikita at nalalaman niya mula sa ibang tao. Alam ko naman na concerned talaga siya sa akin dahil kaibigan niya ako. Pero madalas ay nasasaktan ako sa mga binibitawan niyang salita. Nagsarado na kasi ang isipan niya sa naging first impression niya kay Jack. Lalo na nang malaman niya na ilang beses nang nangutang sa akin ang boyfriend ko. Maliit na bagay lamang yon para sa akin na pilit niyang pinapalaki. Para bang siya yung kinukuhanan ko ng pera kung makapag-react siya at mainis. Kaya naiintindihan ko rin si Jack kung bakit ayaw niyang sumama sa mga lakad ko kapag narinig niya na kasama si Yana. Palagi kasi siyang iniirapan at pinaparinggan ng kaibigan ko. Nawala siyang ambag sa lakad namin, nasabit lang naman siya at kung ano-ano pa. At kapag naman kaming dalawa lang ni Yana ang magkasama ay pilit na lang akong nagbibingi-bingihan sa mga sinasabi niya tungkol kay Jack. Basta naniniwala ako noon na darating ang araw na mapapatunayan kong mali sila sa mga iniisip nila kay Jack. Nadarating din ang araw, Papa Dudut, na mapapatunayan kong mali sila sa mga iniisip nila kay Jack. Nababawi rin si Jack sa akin at maipapakita ko sa kanila na swerte ako kasi pinapasok ko si Jack sa buhay ko. "Hello babe, kumusta ang interview mo?" tanong ko nang sagutin ko ang tawag ni Jack. "Kakadating ko lamang sa mall noon at dapat ay magkikita kami. Pero may schedule daw siya ng interview sa ina-applyan niya kaya hindi na natuloy. At si Yana na lamang ang kamit ko." "Nina, busy ka ba?" Medyong seryosong tanong ni Jack mula sa kabilang linya. "Hindi naman, nihintay ko lang dito si Yana." "Eh bakit? Tapos na ba ang interview mo at susunod ka na rito?" balik tanong ko. "May gusto sana akong sabihin eh." Wika niya. "Ano yun? Bakit parang ang seryoso ng boses mo?" Kunwari natatawa ang sabi ko kahit medyo kinakabahan ako ng mga oras na yon. "Nina, mag-break na tayo?" Diretsyong sagot ni Jack. "Ha? Eh anong sabi mo babe?" Nauutal na tanong ko. "Maghiwalay na tayo. Ayoko na." Muling seryosong sagot niya. "Eh anong ayaw mo na? Eh teka, nagbibiro ka lang di ba? Teka lang, huhulaan ko. Nandito ka lang di ba sa mall? Nasaan ka ba banda? Bakit hindi kita makita?" Halos umikot na ako sa kinakatuyuan ko sa pag-aakalang nasa paligid lamang si Jack. "Wala ako dyan sa mall at seryoso ako sa mga sinasabi ko. Nina, sorry pero masyado na kasing unfair ang lahat para sa'yo kung itutuloy pa natin ang relasyon na ito." Paliwanag niya sa akin. Sobrang seryoso ng boses niya at hindi kababakasan ng konting pagbibiro. "Sa tingin mo ba hindi unfair tong ginagawa mo sa akin ngayon? Yung nakikipag-break ka dito lang sa tawag? Sabihin mo nga sa akin ang totoo? May ibang babae ka na bang gusto?" Naiiyak kong tanong sa kanya. "Wala. Maniwala ka sa akin. Hindi ko lang magawang sabihin sa'yo ng personal to kasi baka hindi ko matuloy. Isa pa, kailangan ko na rin talagang gawin to dahil sobrang unfair na para sa'yo at sa mga effort mo sa relasyon nating dalawa." Nararamdaman kong malungkot din ang boses niya, Papa Dudut, pero nasasaktan pa rin ako sa ginawa niya. Sobra. "Ano bang unfair yung sinasabi mo? Ginusto ko naman ang lahat ng ginagawa ko para sa'yo, Jack. Nasaan ka ba talaga? Mag-usap naman muna tayo, baka naman pwede, Jack. Hello? Hello, Jack?" Papa Dudut, alam ko na mag-iisang taon pa lamang halos ang relasyon namin ni Jack.
pero sobrang nasaktan talaga ako. Ibinigay ko na kasi kaagad sa kanya ang 100% ng pagmamahal ko. Umasa ako na siya na ang huling lalaki na magiging boyfriend ko bago umalis ng kalendaryo ang edad ko. Umasa ako na siya na ang mapapangasawa ko. Kaya naman kahit na hindi ko pa siya gaanong kilala ay sobrang minahal ko na siya. Pero siguro nga ay tama si Yana. Naging desperada na akong makahanap ng boyfriend bago malipasan ng kalendaryo ang edad ko. Kaya nagpadala kaagad ako sa mga matatamis na salita ni Jack at simpleng effort niya. Nagpakatanga kaagad ako sa kanya. Hindi ako nakinig sa mga payo ni Yana kahit parang may basihan ang lahat ng sinasabi niya tungkol kay Jack. Nagpakabulag ako sa kagwapuhan ni Jack at sa pagmamahal na nararamdaman ko para sa kanya. Papa Dudut, ilang beses ko pa siyang sinubukan na kontakin para magkausap kami. Pero nagpalit na siya ng cellphone number, nag-deactivate na rin siya ng Facebook account niya dahil hindi ko na siya makita sa friend list ko. O kahit pa sa dummy account na ginawa ko para mahanap siya. At wala ring ibang masabi sa akin si Abet na kahit anong dahilan tungkol sa pakikipag-break sa akin ang pinsan niya. Dahil hindi na raw sila nagkakausap pa. Hindi rin kagad ako nakapag-move on dahil umasa talaga ako na si Jack na ang makakasama ko na bumuo ng isang pamilya. Pero dahil wala naman akong ibang pagpipilian ay pinilit ko na talagang kalimutan siya. At kung kailan naman nagawa ko na yon, pagkalipas ng isang taon ay saka naman siyang babalik muli sa buhay ko. Naka-lunch break kami noon ni Yana at nasa isang fast food habang naghahanap ng bakanting lamesa. Hindi ko inaasahan ang paglapit sa akin noon ni Jack, kasunod ang pangungumusta niya na parabang walang kahit na anong masakit na pangyayaring na magitan sa aming dalawa noon. Siyempre, nauna nang nagtaray ang best friend ko at sinabihan siya na huwag na akong kausapin pa. Hinila na rin ako noon ni Yana palayo kay Jack at pumwesto na kami sa isang bakanting lamesa. Grabe, ang kapal talaga ng mukha niya na magpakita ulit sa iyo. At talagang tinitingnan ka pa niya mula dun sa lamesa kung nasaan siya ngayon. Inis na sabi ni Yana. Talaga? Nakatingin siya dito? Medyo nauutal na tanong ko dahil hindi ko matignan ang lamesa kung nasaan si Jack. Oo, pero Nina ha. Huwag mong sabihin na kinikilig ka pa rin sa kanya. Naku talaga ha, sinasabi ko sa'yo, kakalbuhin talaga kita dyan sa mga pag-blush-blush ng pisngi mo ha. May gigil sa inis na sabi ni Yana. Hindi naman sa kinikilig ako. Sinabi kasi sa akin ni Jack na gusto niya ako makausap dahil may bago siyang sasabihin. Naisip ko lang na wala pa kaming formal na breakup. Baka yun ang dahilan kaya gusto niyang magkausap kaming dalawa, sagot ko. Oh, so yun ang naiisip mo na dahilan kaya gusto niyang makipag-usap sa'yo? Pwes ako, ibang naiisip ko. Ang naiisip ko, kaya siguro siya lumapit sa'yo kasi gusto niya na bilugin niyang ulo mo at gamitin ka. Muling pagtataray ni Yana. Paano kung ibang dahilan niya? Tanong ko. Nina, pwede ba? Akala ko ba nakapag-move on ka na sa kanya? Isang taon nang nakakalipas mula nang makipag-break siya sa'yo, no? Tapos ganyan ang maririnig ko sa'yo? Sinabihan na kita noon ha, na huwag mong seryosohin yung lalaki na yan. At hindi ako mapapagod na sabihin sa'yo ngayon na huwag na huwag mo nang babalikan yung manggagamit na yan. Pagbabanta sa akin ng best friend ko. Papa Dudut, sa totoo lang ay napakarami ko pa sanang gustong sabihin kay Jack noong araw na nagkita kami. Marami pa sana akong gustong itanong sa kanya pero dahil kasama ko si Yana na mas galit na galit pa kesa sa akin ang araw na yon ay hindi ko na yon nagawa pa. Pero nasundan pa ang mga araw na nagkita muli kami ni Jack.
Siguro ay alam niya na sa fast food na yon kami madalas na kumakain niya na kapag lunch break sa opisina. Dahil sa ganong oras namin siya nakikita na kumakain din doon. Ramdam ko na gusto niya akong lapitan pero hindi niya tinutuloy yon. Madalas kasing nakakasalubong ang tingin ng mga mata namin. At ang aminin ko na gusto ko na rin siyang lapitan. Pero dahil nga sa paulit-ulit na sinasabi ni Yana na baka lukohin at bilugin na naman ni Jack ang ulo ko, ay pilit ko na lamang ding pinigilan ang sarili ko. Kahit sobrang hirap talaga. Papa Dudut, akala ko noon ay tuluyan na akong nakapag-move on kay Jack. May isang taon na rin kasi buhat nang makipaghiwalay siya sa akin sa pamamagitan ng tawag lamang. Pagkatapos niya akong tawagan noon ay kaagad akong umuwi sa bahay at umiyak ng umiyak. Halos kalahating taon na akong ganon. Mag-isang umiiyak habang tinatanong ang sarili ko na bakit. Bakit siya nakipaghiwalay sa akin? Saan ba ako nagkulang bilang girlfriend niya? Saan ba ako sumobra? Hanggang isang araw ay nagising na lamang ako na kahit paano ay gumaan na ang pakiramdam ko. At doon ko naisip na siguro nga ay nakapag-move on ako mula kay Jack. Kasi napipigilan ko na ang sarili ko na hanapin siya sa Facebook at i-dial ng paulit-ulit ang cellphone number niya na hindi ko naman na makontak. Pero Papa Dudut, mula nang makita ko ngang muli si Jack, parang bumalik lahat ng naramdaman ko para sa kanya. Lahat ng saya at sakit, nahihirapan akong alisin siya sa isipan ko gabi-gabi. At kahit na isang taon na ang lumipas, pakiramdam ko ay parang kahapon lang nangyari ang lahat. Parang kahapon niya lang ako niligawan, naging kami at iniwan sa ere. At doon ko rin unti-unting naramdaman na bumabalik ang lahat ng sakit. Pati na rin ang pagmamahal ko para sa kanya. Hindi rin kaagad tumigil sa pagsubok si Jack na makausap ako. Pero syempre, takot na si Yana na masaktan muli ako ni Jack. Kaya sa tuwing lalapit si Jack sa akin, kaagad siyang pinapaalis ni Yana. "Jack, umalis ka na. Kung hindi, gagawa talaga ako ng gulo dito sa labas ng movie house. At ikaw ang ipapadampot ko sa mga guard." Pagbabanta pa ni Yana. "Yana, tama na. Awat ko naman sa kaibigan ko." "Hindi eh. Masyado nang makapal ang mukha nitong ex-boyfriend mo. Ito ang tandaan mo, Jack, ha? Hinding-hindi na ulit babalik sa iyo ang kaibigan ko dahil matalino siya. Hindi na siya yung nina na nagpakatanga at nagpagamit sa iyo dati. Kaya umalis ka na." Pagtataboy ni Yana. "I'm sorry kung yun ang pagkakakilala niyo sa akin pero hindi talaga ako ganong klase ng tao. I'm sorry, Nina, kung sobra kitang nasaktan. Pero maniwala ka at sa hindi, minahal kita. Totoong minahal kita ng sobra-sobra at alam kong nararamdaman mo yun. Sige, alis na ako. Pasensya na ulit. Dispensa naman ni Jack." Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata niya bago siya umalis sa harapan namin. Gusto pa nga sana siyang habulin noon pero kaagad na akong pinigilan ng best friend ko. "Ano ba, Nina? Huwag mo na nga siyang sundan? Magpapauto ka ba talaga ulit sa kanya? Magpapakatanga? Magpapagamit?" Inis na sabi sa akin ni Yana. "Paano kung hindi naman talaga siya ganong tao? Tama naman siya eh. Nararamdaman ko na minahal niya rin ako kahit papaano." Noon naman ay naiiyak na sagot ko. "Sa tingin mo hindi talaga siya manggagamit? Kaya ba natiis kanyang hindi ka usapin sa loob ng isang taon pagkatapos kanyang utangan ng utangan? Alam mo, hindi naman tungkol sa pera to eh. Tungkol na to sa mga oras at pagmamahal na nasayang mo sa kanya." "Nina naman, for once, magkaroon ka naman ng pride at awa sa sarili mo. Iniwanan ka na nga ng lalaking yun at sinaktan eh, tapos gusto mo pa siyang habulin? Kung hindi ka naaawa sa sarili mo, pwes ako,
Awang-awa na sa pagiging desperada mo sa kanya, halos sigaw ni Yana sa akin. Ang sakit, Papa Dudut. Sobrang sakit ng mga salitang binitawan niya sa akin noon. Sobrang sakit pero lahat ay may point. Alam ko naman na naapektuhan lang din si Yana sa nangyayari mula nang makipaghiwalay sa akin si Jack noon. Siya kasi ang palagi kong kasama at siya rin ang palaging nakakakita kung paano ako umiyak at nasaktan dahil sa mga nangyari. Nang mga panahon na yon ay wala siyang ibang ginawa kung hindi ang tahimik na yakapin ako para i-comfort. Hanggang sa unti-unti nang nabawasan ang sakit na nararamdaman ko at nagagawa ko ng kalimutan si Jack. Tapos makikita niya na parang bigla na lang babalik si Jack sa buhay ko na parang paramang hindi ako sinakta noon. Sigurado ako na takot lang talaga ang kaibigan ko na masaktan muli ako kagaya ng dati. Kaya hindi ko rin siya masisisi sa mga masasakit na salitang binitawan niya para matauhan ako. Gusto niya lang kasi na iiwas ako sa sakit na pwede ko namang maramdaman. At ayaw niya lang na masaktan muli ako ng dahil sa isang lalaki. Pero Papa Dudut, may bahagi talaga ng sarili ko na gustong habulin si Jack para pakinggan ang mga explanations niya. Alam ko nakatangahan na talaga ang gusto kong gawin na yon dahil ako na nga ang iniwan tapos ako pa ang maghahabol. Nang sinabi niya kasi na minahal niya raw talaga ako ng sobra-sobra, doon ko mas naramdaman na bumalik na talaga ang lahat ng pagmamahal ko para sa kanya. Pero kagaya nga ng sabi niya na kotang-kota na ako sa pagpapakatanga kay Jack. Kaya mas pinili ko na lamang napigilan ang nararamdaman ko para sa kanya at pilit siyang nilayuan. Kaya lang hindi ko rin pala tuluyang magagawa yon, Papa Dudut. Dahil set up kami ng date ng kaibigan kong si Abet. Aalis na dapat ako noon pero napigilan ako ni Jack. Nagawa niyang sabihin na minahal niya ako at mahal niya pa rin ako hanggang sa mga oras na yon. At dahil doon ay sumabog na ako at kasunod noon ay ang pagsumbat ko sa kanya ng lahat ng nagawa ko noong magkarelasyon pa lamang kaming dalawa. Sinumbat ko sa kanya kung paano niya ako nasaktan pagkatapos ko siyang mahalin ng sobra-sobra. Alam ko naman na nasaktan talaga kita, Nina. Pero sana maniwala ka na hindi kita ginamit o pinirahan lang. Totoong minahal kita at ang tanging pagkakamali lang na ginawa ko ay yung iniwanan kita para ayusin ang buhay ko. Pagpapaliwanag naman ni Jack. Bakit sa tingin mo ba hindi kita kayang tulungan ng maayos ang buhay mo? Eh yun nga ang paulit-ulit na ginagawa ko, hindi ba? Naiiyak na sabi ko. Yun na nga eh, paulit-ulit mo na lang akong tinutulungan. Ikaw na lang naman ang ikaw eh. Kaya binitawan kita noon dahil sobrang nahihiya na ako sa iyo. Wala naman talaga akong pakialam sa sinasabi ng mga kaibigan o kamag-anak mo tungkol sa relasyon nating dalawa. Tungkol sa akin, malungkot na sabi niya. Eh anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Akala mo ba hindi ko alam na ayaw nila sa akin para sa iyo? Lahat sila masamang tawang tingin sa akin. Manloloko, playboy, manggagamit. Okay lang naman sa akin na marinig ang mga yon dahil wala akong pakialam sa kanila. Pero nang ikwento sa akin ni Abet na usap-usapan sa opisina ninyo ang tungkol sa ginawa mo raw na pagpapakatanga sa akin, yun ang hindi ko kayang marinig. Yung sinasabihan kanilang desperada ka na kaya mo ko pinatulan. Paliwanag ni Jack. Nakita ko, Papa Dudut, ang sakit sa mga mata niya habang sinasabi niya sa akin yon. At sobra din siyang nasasaktan ng mga oras na yon. Wala rin naman din akong pakialam dun. Mas mahalaga sa akin na nararamdaman ko na mahal mo ko. At mahal kita, sagot ko. Alam ko kaya nga doon ako mas nagigilty eh. Kapag sobra-sobra na yung effort na ginagawa mo para sa akin. Nina, mahal kita. Kaya ako lumayo sandali hindi para takasan ng
mga perang inutang ko sa iyo. Kung hindi para mas makapag-focus ako ng pag-aayos ng buhay ko. Para maipakita sa iyo at sa ibang tao na kaya rin naman kitang buhayin. Na hindi talaga kita ginagamit lang. Natatandaan mo ba ang singsing na to? Tanong niya sa inilabas niyang maliit na kahon ang singsing. Yan yung pinangako mong singsing dati? Wika ko. Oo, eto ang singsing na paulit-ulit nating binabalikan sa mall noon. At paulit-ulit ko rin pinangako na bibilhin ko para sayo. Para mapakasalan na kita. At pagkatapos ng isang taon na pagtatrabaho, sa wakas ay nabili ko na rin to ngayon, ang kwento niya. Hindi mo naman kailangan gawin yan. Hindi mo kailangang bilhin ang singsing na yan o kahit na anong bagay para sa akin. Sinabi ko naman sa iyo dati pa na hindi importante sa akin ang mga material na bagay. Naiiyak na sabi ko. Pero importante sa akin na ito pa rin ang pangako ko sa iyo at sa sarili ko. Na kapag nabili ko na ito, babalik ako sa iyo at babawi ako sa lahat ng mga pagkakamali at naging pagkukulang ko. Babalik ako para pakasalan kita. Nina, sana hindi pa huli ang lahat at tanggapin mo pa rin ang singsing na ito. Sana paniwalaan mo pa rin na mahal kita. Naiiyak na rin sabi niya kasunod ng pagpunas ng sariling mga luha gamit ang likod ng kanyang mga palad. Papa Dudut, hindi ko alam kung gaano ba ako katanga sa pag-ibig. Ang alam ko lang ay sobrang mahal ko si Jack. Naramdaman ko ang sincerity sa lahat ng mga salitang sinabi niya sa akin ang araw na yon. Kahit sigurado ako na magagalit sa akin si Yana ay muli kong tinanggap ang pakikipagbalikan sa akin ni Jack. Muli kami nagkaayos ng dalawa, Papa Dudut, pero sa pagkakataon na ito ay halos bumaliktad na ang lahat sa amin. Meron na kasi siyang regular na trabaho. Hindi man kalakihan ang kanyang sahod pero ang gusto niya ay siyang palaging gumagastos sa tuwing nagde-date kaming dalawa. Pero ako pa rin ang mas nasusunod. At pinaghahatian na lang naming dalawa ang bawat gastos sa mga date namin. Naniniwala kasi ako na sa isang relasyon ay hindi pwedeng isang tao lang ang palaging nag-e-effort. Oo, ginawa ko yon dati sa relasyon namin ni Jack hindi dahil desperada na ako sa kanya. Kung hindi dahil gusto ko lang talaga siyang tulungan na tumaas at makasabay sa buhay ko. At ngayon na unti-unti na siyang nakakabawi, mas gusto ko na pantay na kaming mag-effort sa relasyon naming dalawa. Madalas kasing nakakasira sa isang relasyon ang kwentahan at sumbatan ng effort. Kaya dapat sabay kaming naghihilahan pataas ng taong mahal ko. Ngayon ay mahigit isang taon na kaming mag-asawa ni Jack at oo, Papa Dudut, tama kayo. Natupad ang ipinagdarasal ko dati na sana si Jack na ang lalaking makasama ko na bumuo ng isang pamilya. Dahil ilang buwan lang ang nakalipas mula nang magkabalikan kami ay nag-decide na kaming magpakasal. At ngayon nga ay meron na kaming baby boy at sobrang saya ko na si Jack ang naging asawa ko at tatay ng anak ko. Hindi lang dahil sa pagbawi niya sa mga naging pagkukulang niya noon, kung hindi dahil mas ipinaramdam niya sa akin kung gaano niya ako kamahal. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko at ang kwento namin ni Jack. At sa mga listeners ninyo na malapit ng malipasan ng kalendaryo ang edad pero single pa rin hanggang sa ngayon, kapit lang tayo. Dahil kahit na nasa bingo card na ang edad mo, pwede mo pa rin makilala ang para sa'yo basta pareho na kayong nasa tamang panahon. Hanggang dito na lamang, Nina. Walang sino man sa atin ang dapat na humusga ng kapwa lalo na at hindi natin siya kilala o hindi natin alam ang kwento ng kanyang buhay. Pero syempre sa mundong ito,
hindi naman natin makokontrol kung ano ang iisipin ng ibang tao sa atin. Maraming salamat Nina sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ni Jack at aminin ko na akala ko talaga ay masasaktan ka sa buong parte ng sulat mo na ito. Pero sabi nga nila ang taong mapagbigay ng chance ang madalas na nagiging masaya. Hindi rin kasi biro ang maiwan sa ere ng taong mahal mo. Yung bigla ka na lang hihiwalayan ng walang maayos na dahilan. Sobrang sakit talaga ng ganong klase ng pangyayari, pero sa kabila naman ng mga masasakit na nangyari sa buhay mo, masaya ako kasi natagpuan mo pa rin kay Jack ang tunay na pagmamahal na hinahanap mo. Kumbaga hindi na sayang ang lahat ng effort at pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Maraming salamat muli sa pagbabahagi ng iyong kwento. Lubos na gumagalang, Nina. Walang sino man sa atin ang dapat humusga ng kapwa lalo na at hindi natin siya kilala. O hindi natin alam ang kwento ng kanyang buhay. Pero syempre sa mundong ito, hindi naman natin makokontrol kung ano ang iisipin ng ibang tao sa atin. Maraming salamat Nina sa pagbabahagi mo ng iyong kwento ni Jack. Aaminin ko na akala ko talaga ay masasaktan ka sa buong parte ng sulat mo na ito. Pero sabi nga nila ang taong mapagbigay ng chance ang madalas na nagiging masaya. Hindi rin kasi biro ang maiwan sa ere ng taong mahal mo. Yung bigla ka na lang hihiwalayan ng walang maayos na kadahilanan. Sobrang sakit talaga ng ganong klase ng pangyayari. Pero sa kabila naman ng mga masasakit na nangyari sa buhay mo, masaya ako kasi natagpuan mo pa rin kay Jack ang tunay na pagmamahal na hinahanap mo. Kumbaga hindi na sayang ang lahat ng effort at pagmamahal na ibinigay mo sa kanya. Maraming salamat pong muli sa pagbabahagi ng iyong kwento sa ating sender na si Nina dito sa Papa Dudut Stories. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Papa Dudut Stories.